TCMayerS, and you know what that means? It is time for our guiding light. First, I would like to congratulate again Miss Karen Rapakon for getting the guiding word from last episode. In this episode, we will be witnessing a story about friendship. In trying times, indeed, our best support system is our loved ones, our friends and family. Again, as mentioned, this is part of our guidance and mental health care program. TCMS is always here with you, so you are never alone. So, without further ado, let us all watch today's episode of The Guiding Light with Ma'am Amie. Dear Ma'am Amie, ako po si Red Marcus, and I want to share my story. Noong nasa junior high school pa lang ako, I almost gave up sa aking studies. At ito po ang aking kwento. During my junior high school time, parang wala naman akong interes sa pag-aaral hanggang sa umulit ako ng grade 8 ko. Pero, nag-try pa rin ako upang makatungtong naman sa grade 9. Pero that time, hirap na hirap pa din ako. Hanggang nakilala ko ang mga naging totoong kaibigan ko. And they gave me courage, love, and support. Di ko akalain na sa friendship ko, mahahanap ang courage para mag-aral ng mabuti. Pero nung grade 9 ako, kahit andyan sila, parang lonely pa rin ako hanggang sa nakasama ko na sila sa galaan. Yung galang may mapupulot na aral at memories na mabubuo. At yun din, di nagtagal, bumuo kami ng grupo. Ito kami, iba't ibang katangian. Pero alam namin kung paano pakisamahan ang isa't isa. At pinahahalagahan namin ang bawat isa. Pero di pa rin maiwasan ang tampuhan at away. At sa puntong yun, di naman ako nabigo. Di sila nawala sa buhay ko. Kasi parang silang dahilan na kailangan ko mag-aral kung pwede ko nga sila maging biological na kapatid. Why not? Hanggang yun, kami pa din magkakasama. Nung tumuntong kami sa grade 10, I promised to myself na kaya ko to. Last game na, kumbaga sa sarili ko. I want to cherish the moment na katabi ko pa sila. At kakwentuhan, hanggat maaari, ayoko ng away. Pero na-maintain namin hanggang sa dulo. Kahit minsan may misunderstanding. Pero ang saya-saya, nung nakilala ko sila, sabi ko, thank you Lord, kasi sabi ko, sila yung napili kong matinong barkada, yung walang hatakan pababa, walang problema sa isa't isa. Nag-thank you talaga ako hanggang sa dulo, nakita ko na yung true self ko dahil din sa kanila. Nagkaroon ako ng confidence at doon din ako sumali sa organization, sa school namin. I'm a first aider sa school namin and I'm happy for that. I made more friends, pero sila pa din ang mas mahalaga sa akin. Kahit may problema sila, sasaluhin ko sila dahil mga best friends ko sila. Thank you talaga sa mga best friends ko na naging dahilan kung bakit tumaas ang confidence ko at nakatapos ako ng high school. I mean, junior high school. Sad lang kasi we will be going to different schools and different worlds. But I will never forget our friendship and also my whole section, the Daguhoy family. Maraming salamat po. At atin pong natunghayan ang kwento ni Marcus. Atin pong narinig kung paano pinahalagahan ni Marcus ang kanyang mga kaibigan. Kaya naman ngayon,
Dahil si Marcos ay gusto ng maging anonymous, so papasahin ko na lang po ang sagot sa kanyang mga tanong. Marcos, sino-sino ang iyong guiding light sa buhay? At ang sagot po ni Marcos ay ang aking pong mga kaibigan at ang aking family. Ano naman, Marcos, ang maipapayo mo sa mga students na may same experience when it comes to friendship tulad ng sayo? Ang sabi ni Marcos, ang maipapayo ko, piliin ang tamang kaibigan. At habang nasa junior high school ka, ay kailangan mong magsipag upang di ka magsisi sa huli. Piliin mo yung taong mag-aangat sa'yo at maging mabuting halimbawa sa bawat kabataang nangangarap ng mabuting buhay. Ano naman, Marcos, ang iyong guiding word sa iyong kwento? Ang makakahula po ng guiding word ni Marcos ay makaka-receive po ng cash. At ito po ang guiding word ni Marcos. Choose the right person. Kung inyo pong nahulaan ang guiding word ni Marcos or malapit po sa kanyang guiding word, pwede nating i-consider. Tunay na ang kaibigan ay precious. Nung tayo'y mga nasa high school pa, for sure, naalala natin ang ating high school life. At marami tayong memories. Nakaka-relate din tayo sa kwento ni Marcos kung paano ang kanyang mga kaibigan ang naging inspirasyon niya sa kanyang pag-aaral, kung paano nagbigay ng confidence ang kanyang mga kaibigan sa kanyang buhay, ang friendship nila na naging matatag kahit may mga misunderstandings at may mga konting tampuhan. But then that's part of friendship. Positive, negative kasi po ang buhay, hindi laging masaya, meron ding malungkot, pero at the end, we learn a lesson through that. Sabi nga ni Marcos, walang iwanan, at kapag may problem ang kanyang kaibigan, sinasalo niya. Okay? So, napakabait ni Marcos kasi sinasalo ang kaibigan. For sure, sinalo din siya ng kanyang mga kaibigan. Ganun din po tayo, if ever we have friends, really have to do something for our friends. Huwag po natin silang itatakwil just because di po tayo nakahingi ng something sa kanila, because we really do not know what's happening. But then, we have to stick to our friends through thick or thin. Pero kung ating friends ang mismo magsasabi, time out, then give her the space or give him the space. It's okay. Anyway, life must go on with or without friends. But it's better if we have real friends. Yan po. Friends are treasures. Maraming salamat po at naway naibigan ninyo ang kwento ni Marcos.